kay Kristiano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ay ipinanganak na mga makasalanan at kami po ay nakatakda na mapunta sa walang hanggang impyerno. But our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed your precious blood to redeem all of our sins. Ngunit ang Panginoong Hesukristo ay ipinako doon sa krus at pinadanak yung lahat ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin yung lahat ng aming kasalanan. Thank you so much for the grace of the Lord. Maraming salamat po para sa biyaya ng Panginoon. Today also we have gathered here in the Lord's Day those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po, nagtipon-tipon po kami ngayon dito, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Let us understand what is the will of God and also please teach us how to live as a born-again Christian. Naway paunawa mo po sa amin kung ano po yung kalooban ng Diyos at nawa patuloy po namin na mabigyan ng kalawalatian ang Diyos. Especially, we are praying for the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Lalo na po dalangin po namin yung mga bagong ligtas na mga brothers and sisters na sila po ay manatili sa iglesia at makapagpatuloy sa kanilang sinserong buhay Kristiyano. Through the Word of God, let us get spiritual strength. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nawa magkaroon po kami ng espiritual na kalakasan. Today also, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Ngayon din po, simula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. If there are some brothers and sisters who are having some sickness or some disease, please help them to be recovered by the grace of the Lord. Kung meron man po sa mga kapatiran, sa mga brothers and sisters na mayroon pong sakit, pakiusap pagalingin mo po sila sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. And also if there are anyone who are having some difficulties, please give them the more strength through the Word of God so that they can overcome it. At kung sino man po yung mayroon pong kahirapan sa kanila pong buhay, pakiusap palakasin mo po sila sa pamamagitan po ng salita ng Diyos upang ito po'y kanilang mapagtagumpayan. We know there are also some brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon. Alam po namin na mayroon pong ibang mga brothers and sisters yung hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa maipagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay Kristiyano. Please open our spiritual eyes and also spiritual ears so that we can clearly understand your word. Pakiusap, buksan mo po yung aming espiritual na mata at pandinig upang nang sa gayon ay malinaw po naming maunawaan kung ano po ang iyong salita. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Nehemiah chapter 8. Buksan po natin sa Biblia sa Nehemias chapter 8. Nehemiah chapter 8 from verse 1 to verse 8, verse 6. Nehemias chapter 8 mula po verse 1 hanggang 6. Okay, babasahin ko po. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan, siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Si Ezra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay inakatayo sina Mati
Matithias, Shema, Ananias, Urias, Hilkias, at si Maasias ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay sina Pedaya, Misael, Malkiya, Hasum, Hasbedana, Zacarias at Masulam. Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ng kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa. Okay, today we are going to think about this Nehemiah chapter 8 and we will get some spiritual lessons. Ngayon po pag-aaralan po natin yung talatang ito mula po sa Nehemiah chapter 8. Title of the today's sermon is For the Spiritual Revival Through the Word of God. Ito po yung title po ng sermon ngayon ay Spiritual na pananauli sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. If you look at this, the book of the Nehemiah, it consists of the 13 chapters. Kung titignan po natin, ito po ang aklat ng Nehemiah, ito po ay binubuo ng 13 chapters. And this Nehemiah can be divided into parts. From chapter 1 to chapter 7 and chapter 8 to chapter 13. Mahati po natin sa dalawang bahagi, ito pong Nehemiah, aklat ng Nehemiah mula po sa chapter 1 hanggang chapter 7 at pagkatapos chapter 8 hanggang chapter 13. If you look at Nehemiah chapter 1 to chapter 7, there is the story how the Israelites constructed the Jerusalem wall. Kung titingnan po natin sa Nehemiah chapter 1 hanggang chapter 7, ito po ay kwento kung paanong yung mga Israelita ay binuo po nila yung pader ng Jerusalem. And if you look at Nehemiah chapter 8 to chapter 13, there is the important message. The Israelites, they were the revived. There was the spiritual revival through the word of God. At mula naman po sa chapter 8 hanggang chapter 13, makikita po natin dito yung spiritual na pananauli ng mga Israelita sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. First of all, let me explain the background of this chapter. Pinakauna po, babanggitin ko po muna yung background po ng chapter na ito. As you know well, the Israelites, in the days of the King David, they were very prosperous because the King David, he was really obedient to God. Gaya po ng ating alam, sa panahon po ng mga Israelita, sa panahon ni Haring David, yung mga Israelita, sila po ay pinagpapala dahil po sa pagiging masunuri ni Haring David. But his son, the King Solomon, at first time, the King Solomon obeyed to the God's word. Ngunit nung una, nung siya po ay nagkaanak si Haring Solomon, nung una si Haring Solomon siya po ay sumusunod sa Diyos. But later, he married so many Gentile wives and then he worshipped also idols. Ngunit kalaunan po, siya po ay nag-asawa ng mga babaeng hentil at kalaunan siya po ay sumamba sa mga diyos-diyosan dahil po sa kanyang mga asawa. As a result, United Kingdom was divided, North Israel and South Judah. At bilang resulta po, nahati po yung Israel mula sa Timog Judah at North Israel. And the North Israel was destroyed by the Assyria BC 722. At yung North Israel po ay nawasak sa pamamagitan po ng Assyria noong BC 722. And South Judah also destroyed by the Babylon BC 586. At yung South Judah naman po ay nasira sa pamamagitan po ng Babylonia noong BC 586. As the prophet Jeremiah already prophesied, the Israelites, they became the captivity by the Babylon for 70 years. Gaya po ng ipinropesiya ni Propeta Jeremias, yung mga Israelita, sila po ay naging bihag ng Babylonia sa loob po ng 70 years. Yeah, after the 70 years in the Babylon exile, Israelites, they were returned to the Jerusalem. Pagkatapos po ng 70 taon na pagkabihag sa Babylonia, yung mga Israelita, sila po ay nanumbalik sa Israel. First return read by Zerubbabel. Yung pinakauna po nilang pagbabalik, ito po ay pinangunahan ni Zerubbabel. Yeah, when Israelite returned to Jerusalem, the first, they wanted to recover the relationships with God. Nung nanumbalik po yung mga Israelita mula po sa Babylonia tungo sa Israel, una, nais po muna nila na manumbalik yung kanilang relasyon sa Diyos. Because they knew the why the Israelite, they
they became the captivity by the Babylon, and then they received the tribulation. Dahil alam po nila kung bakit sila ay naging bihag ng bansang Babylonia at tumanggap po sila ng kapighatian. Yeah, their fathers and sisters disobeyed to God's word. Yung kanila pong mga ama at mga kapatid, sila po ay sumuway sa salita ng Diyos. So when they returned to the Jerusalem, they started to reconstruction of the God's temple. Kaya nung sila po ay nanumbalik doon sa Jerusalem, una po nilang ginawa ay pinanumbalik po nila pagtatayo ng templo ng Diyos. Yeah, this is for the recovery of the relationship between God and the Israelites. Ito po ay pagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan po ng mga Israelita at ng Diyos. And the second return, the read by the Ezra. At yung pangalawang pagbabalik naman po, ito ay pinangunahan ni Ezra. And third return, the read by the Nehemiah. At yung ikatlong pagbabalik, ito po ay pinangunahan ni Nehemias. So, if we look at the Nehemiah chapter 1 and chapter 2, we can understand how the Nehemiah returned to Jerusalem from the Babylon. Kung titignan po natin sa Nehemias chapter 1 hanggang chapter 2, makikita po natin yung kwento kung paano si Nehemias siya ay bumalik sa Israel mula po sa Babylonia. And when the Nehemiah returned to Jerusalem, he also reconstruct the Jerusalem wall. At nung si Nehemias po ay bumalik sa Jerusalem, pinasimulan po niya na muling itayo yung padera ng Jerusalem. After he finished the reconstruction of the Jerusalem wall, he invited the scribe, the Ezra, to teach the word of God to the Israelites. Pagkatapos po na maitayo nila yung pader po ng Jerusalem, inimbitahan po niya yung eskriba na si Ezra upang magpahayag ng salita ng Diyos sa mga Israelita. This Nehemiah chapter 8 is talking about the story. The Nehemiah invited Ezra and then to teach the word of God to the Israelites. Ito pong Nehemias chapter 8, ito po yung kwento kung saan si Nehemias inimbitahan si eskribang Ezra upang magpahayag ng salita ng Diyos sa mga Israelita. There is very important the reasons why the Nehemiah asked the Ezra to teach the word of God to the Israelites. Mayroon pong mahalagang dahilan kung bakit po hiningi ni Nehemias kay Ezra na siya ay magturo ng salita ng Diyos sa mga Israelita. As you know well, the wild Israelites, they were staying in the Babylon for 70 years. They were far from the word of God. Gaya ng ating alam, habang nasa ilalim ng pagkabihag ng Babylonia yung mga Israelita sa loob ng 70 years, sila po ay naging malayo sa Diyos. Yeah, they were disconnected from God. Sila po ay nawalan ng connection sa Diyos. That's why Nehemiah wanted to recover the relationship between God and the Israelites. Kaya nais po ni Nehemias na manumbalik yung relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Nowadays, before we get salvation, it is also same. We belongs to this world and then we committed a lot of sin according to this world. Sa panahon po natin, gayon din naman po, bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo po ay kabilang sa sanlibutan na ito at gumagawa tayo ng kasalanan ayon sa sanlibutang ito. That's why we were in the destiny of the eternal destruction. Kaya naman tayo po ay nakatadhana para sa walang hanggang pagkawasak. But God said, according to Isaiah chapter 44, verse 22, I have blot out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. Gaya nga po ng sinabi ng Diyos doon po sa Isaías chapter 44, aking pinaway na parang ulap ang mga pagsuway mo at gaya ng at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Yeah, Jesus Christ redeemed all of our sins. And then he called me, return to me, for I have redeemed you. Tinubos ni Jesucristo yung lahat ng aking mga kasalanan at pagkatapos ay tinawag niya ako, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. And also, there is another reason. While the Israelites, they are staying in the Babylon, they were influenced by other foreign the cultures. At isa pa po, habang nananatili yung mga Israelita doon sa Babylonia, sila po ay na-influensyan ng mga kultura na pangbanyaga. So how they can change their the foreign cultures which is influenced by the Babylon? Kaya paano babaguhin yung banyagang kultura na natanggap nila o nakuha nila dahil po sa pananatili sa Babylonia? It is necessary they have to be filled by the word of God in order to cast out the wrong things. Kinakailangan po na isang kinakailangan na bagay yung pagtuturo ng salita ng Diyos upang mabura po sa kanila yung mga kulturang pangbanyaga. It is also same. Before we get salvation,
we lived according to the culture of this world. Kaya gayon din naman po sa atin, bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo din po ay na-impluensya ng kultura ng sanlibutan ito. We were dead spiritually at the time. Nung mga panahon na iyon, tayo po ay espiritual na patay. But we became alive by the grace of the Lord. Ngunit tayo po ay naging buhay at tayo po ay nabuhay sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Let's open our Bible, Ephesians chapter 1. Tignan po natin sa Efeso chapter 1. Ephesians chapter 2, verse 1, from verse 1 to 3. Efeso chapter 2, mula po verse 1 hanggang 3. Okay, babasahin ko po. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid na espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy magkatutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Yeah, this is our previous the spiritual condition before we get salvation. Ito po yung ating spiritual na kondisyon bago po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Yeah, if you look at verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and the were by nature children of wrath just as the others. Gaya nga po sabi dito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo na ay katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng iba. Yeah, before we get salvation, we belong to the children of the devil and then we committed a lot of sins. Bago po tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo po ay kabilang sa mga anak ng Diablo at tayo po ay gumagawa ng mga kasalanan. Since we get salvation, we should cast off all these things. Simula po nang tayo imaligtas, kinakailangan ay itapon po natin yung lahat ng mga bagay na ito. That's why Ephesians chapter 4 verse 22 says that you put off concerning your former conduct the old man which are corrupt. Kaya nga po sabi sa Efeso chapter 4 verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Yeah. Put off former conduct. We should cast off the old things, old men. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Kinakailangan alisin natin yung ating dating pag-uugali, yung dating tayo. Yeah, it was also same situation in case of the Israelites. While they were staying in the Babylon, they were influenced by the foreign cultures. Gayun din naman po para sa kondisyon ng mga Israelita, sila po ay na-impluensyahan habang sila ay nananatili doon po sa Babylonia ng mga banyagang kultura. There was no any other way to remove their wrong things except the word of God. Wala pong ibang paraan upang maalis yung mga maling bagay sa kanila kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, Israelite, they huddled together in front of the word of God. Kaya po ang mga Israelita, kinakailangan na sila ay magtipon sa harap ng salita ng Diyos. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 8. Balikan po natin yung Nehemias chapter 8. Verse 1-2. Nehemias chapter 8 mula verse 1 hanggang 2. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra to scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. So Ezra, the priest, brought the law and the assembly of men and women, all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng pareng si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Yeah, after they finished the reconstruction of the Jerusalem wall, Nehemiah told the Israelites to gather in front of the water gate. Why? In order to teach the word of God.
Nung matapos po ng mga Israelita yung muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem, hiningi po ni Nehemiah sa mga Israelita na sila ay magtipon doon po sa tapat ng pintuan ng tubig. Bakit? Upang sila po ay makinig ng salita ng Diyos. So, if you look at the verse 2, the priest brought, Ezra, the priest brought the law before assembly of men, women, and all who could hear with understanding. So, everybody should come before the Word of God. Kaya yung lahat po ay kinakailangan na pumunta sa harapan po ng salita ng Diyos. If we look at the Bible, there are so many the inviting verse from the Lord. Kung titignan po natin sa Biblia, marami pong mga talata dito na nagpapaanyaya yung Panginoon. According to the Psalms chapter 49 verse 1, "Hear this, all you people, give ear, all you inhabitants of the world, both low and high, and rich and poor." Sabi nga po sa Awit chapter 49 verse 1, "Pakinggan ninyo ito, kayong lahat ng mga bayan, pakinggan ninyo kayong lahat na nananahan sa daigdig, maging mababa at mataas, mayaman at dukha na magkakasama." Yeah, low and high, and the rich and poor. Everybody should come before the Word of God. Mababa at mataas, mayaman at dukha, kinakailangan na yung lahat ay pumunta sa harapan ng salita ng Diyos. Why all the people they should come before the Word of God? Bakit kinakailangan na yung lahat ng mga tao ay pumunta sa harapan ng salita ng Diyos? Yeah, before we listen to the Word of God, we know that we were dead spiritually. Bago po tayo nakinig ng salita ng Diyos, alam po natin na tayo po ay patay na espiritual. When we listen to the Word of God, our dead spirit will live again. Kapag tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos, yung atin pong espiritu, ito'y muling mabubuhay. There is the promise of God. Isaiah chapter 55, verse 3. "Incline your ear and come to me here, and your soul shall live." Meron pong pangako yung Diyos doon po sa Isaiah chapter 53. Incline your ear and come to me here, and your soul shall live. Inyong ikiling ang inyong pandinig at kayo ay pumarito at kayo ay makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. When we listen to the Word of God, our dead spirit will live again. This is the promise of God. Kapag tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos, yung ating espiritu, ito po ay muling mabubuhay. Ito po yung pangako ng Diyos. Yeah. In last week or so, we conducted cell group Bible seminar and also young adult group Bible seminar, and many newcomers attended. Noong nakaraang linggo po, tayo ay nagsagawa ng cell group Bible seminar at gayon din po ng young adult group Bible seminar, at marami pong mga baguhan yung dumalo. I believe some of the newcomers, they really understood what is the true gospel. Ako po'y naniniwala na marami pong mga baguhan yung nakaunawa ng tunay na ebanghelyo. When they realized the true gospel, yeah, they were able to be saved. Nung naunawaan nila kung ano yung tunay na ebanghelyo, sila po'y naligtas. So we can understand the Word of God can give us true life. Kaya masasabi po natin na yung salita ng Diyos makakapagbigay po ito sa atin ng tunay na buhay. Can you imagine the world which does not have the sun? Can you imagine the world which does not have sun? Naisip niyo po ba yung isang mundo na walang araw? What will happen if there is no sun in this world? Ano pong mangyayari kapag yung mundong ito wala siyang araw? The plants, animal, and even the human cannot exist. Yung mga hayop, yung mga halaman, yung mga puno at maging yung tao, sila po'y hindi mabubuhay. We know this sun gives the life to all the creatures. Alam po natin na yung araw na ito ay nagbibigay ito ng buhay sa mga nilalang. It is also same. The Word of God can give us the real life, true life. Kaya kagaya po nito, yung salita ng Diyos, ito po'y makakapagbigay sa atin ng tunay na buhay. Yeah, as God promised, "Incline your ear and come to me here, and your soul shall live." Kaya sabi nga po, inyong ikiling ang inyong pandinig, kayo'y pumarito at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Yeah. Although God prepared everything and then God is calling to the people, but the people, they are not willing to come according to the John chapter 5 verse 14. Kahit po na inihanda ng Diyos yung lahat ng mga bagay at tinatawag po niya yung lahat at inaanyayahan sila, ngunit kung hindi po... Ngunit hindi po sila pumunta ayon po sa Juan chapter 5 verse 40. Sorry po, verse 40. So, we can understand how much gospel is to understand.
once they listen. Kaya maunawaan po natin kung gaano po kadaling maunawaan yung Ebanghelyo sa oras na ito'y kanilang mapakinggan. Because God desires all men to be saved, from the child to the old people, anybody who listen to the word of God, they can be saved. Dahil nais po ng Diyos na yung lahat ng mga tao ay maligtas, mula po sa bata hanggang sa matanda, nais niya na yung lahat ay magkaroon ng kaligtasan. But there are still so many people who never heard about this true gospel. Ngunit napakadami pa rin mga tao yung hindi pa nakakapakinig ng tunay na ebanghelyong ito. I think here in the Philippines, the population is more than 110 million. Sa palagay ko po, yung populasyon ng buong Pilipinas ay 110 million. But how many people they are really saved? Ngunit ilang tao po yung tunay na ligtas? Can you guess it? How many people are really saved? Kaya niyo pong hulaan kung ilang tao yung tunay na ligtas? I think the only very few. Sa palagay ko po ay napakakaunti lamang. Because Jesus also said, right? So when the disciples asked, Lord, are there few who are saved? Strive to enter through the narrow gate. Dahil sinabi po ni Jesus nung nagtanong sa kanya yung kanyang mga alagad, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Sasikapin ninyo na pumasok sa makipot na pintuan. Yeah, Bible says, narrow gate leads to the life, but the wide gate leads to the destruction. Sabi po ni Jesus na yung makipot na pintuan, ito ay tungo sa buhay, ngunit yung maliwang na pintuan, ito po ay patungo sa kapahamakan. And the only few people, they will enter the narrow gate. And many people will enter the wide gate. Ngunit kakaunting tao lamang po yung papasok sa makipot na pintuan, at maraming tao yung papasok sa maliwang na pintuan. Yes, there are still so many people who are not saved in this world. Sa mundong ito ay napakadami pa rin mga tao yung hindi paligtas. Have you ever heard about the Japanese soldier, Onoda? Nakakinig niyo na po ba yung tungkol sa isang Hapon na sundalo na si Onoda? This Japanese soldier, he didn't know the Second World War already finished a long time ago. That's why he hid himself in the jungle of the Philippines, and then he practiced the military practice. Ito pong si Onoda na isang Hapon na sundalo, hindi po niya alam na yung ikalawang digma ang pandaigdig ay matagal nang natapos, kaya naman nagtago po siya sa mga kagubatan ng Pilipinas at nagpractice po siya doon ng mga ensayong pangmilitar. But when he come out from the jungle, he came to know the Second World War already finished. Ngunit nung siya po ay lumabas sa kagubatan, nalaman po niya na yung ikalawang digma ang pandaigdig ay tapos na. How many years ago? Ilang taon na po? 29 years ago. 29 years nang nakakalipas. So, this Japanese soldier, he didn't know this Second World War already finished 29 years ago. Kaya po yung Hapon na sundalo po na ito, hindi po niya alam na yung ikalawang digma ang pandaigdig ay 29 years ago nang tapos. Yeah, nowadays it is also same. There are so many people who are like a Japanese soldier Onoda, who did not know the true gospel. Kaya gayon din naman po sa panahon natin, marami pong mga tao na kagaya po nung sundalong Hapon na si Onoda na hindi alam yung tungkol sa Ebanghelyo. Why the people, they will go to the hell? Bakit po yung mga tao pupunta sila sa impyerno? It's not because of their sin. Hindi po ito dahil sa kanilang kasalanan. Because Jesus Christ already redeemed all of their sins. Dahil tinubos na ni Jesucristo yung lahat ng kanilang kasalanan. According to the Bible, John chapter 16 verse 9, of sin because they do not believe in me. Gaya nga po ng sinabi ng Biblia doon po sa 1 chapter 16 verse 9 tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Yeah. Actually, God is inviting us. According to the Matthew chapter 22, yeah, God prepared the wedding ceremony for his son. The king prepared wedding ceremony for his son and he invited all the people. Iniimbitahan po tayo ng Diyos, kagaya po ng sinabi doon sa Mateo chapter 22, na kung saan yung isa pong hari, siya ay naghanda ng isang handaang pangkasal para po sa kanyang anak na lalaki at inimbitahan po niya yung lahat ng mga tao. Everything is ready. Huh? Come. So if we join in this wedding, we can also enjoy it together. Yung lahat po ay handa na, kaya kung tayo po ay dadalo sa handaan na iyon, tayo po ay masisiyahan. Yeah. And when they listen to the word of God, their spirit will live again. At kapag sila po ay nakinig ng salita ng Diyos, yung kanilang patay na espiritu, ito po ay muling mabubuhay. Let's open the Bible, John chapter 5. Tignan po natin sa Juan chapter 5.
verse 24-25. Mula po verse 24 hanggang 25. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na makikinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yes, Jesus clearly said, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Kaya ito pa yung sinabi ni Jesus na ang sino mang sumasampalataya sa akin na nagsugo sa akin ay mayroon ng buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan. And most socially I say to you, the hour is coming and now when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. If you look at John chapter 11, there is the story how the Jesus made alive the dead Lazarus. Kung titignan po natin sa Juan chapter 11 na kung saan ay muling binuhay ni Jesus yung patay na si Lazaro. Yeah, Lazarus, he died already 4 days ago. Si Lazaro po, 4 na araw na siyang patay. They put Lazarus inside the grave and then shut the door, shut the gate with the stone. Inilagay po nila yung labi o yung katawan ni Lazaro doon po sa libingan at pagkatapos ay tinakpan ng malaking bato yung bungangan ng libingan. But when Jesus came to the place, Jesus said, remove the stone. And then Jesus called the Lazarus, Lazarus, come out. Ngunit nung dumating po si Jesus sa lugar na iyon, inutos po niya na alisin yung bato doon sa pintuan at pagkatapos siya po'y sumigaw, Lazaro, lumabas ka. Yeah, Lazarus, he died 4 days ago. But when Jesus said, the dead Lazarus stood up and then he come out. Si Lazaro po, 4 na araw na siyang patay, ngunit nung si Jesus po ay nagsabi, siya po ay muling lumabas. It has a very important meaning. Jesus Christ came to this world to give the true life to the dead spirit. Meron po itong napakahalagang kahulugan. Si Jesus, pumarito siya sa mundong ito upang tayo ay muling buhayin sa ating espiritu. We know the many people, there are many people who are believing in God and also attending to the church. Alam po natin na marami pong mga tao yung naniniwala sa Diyos at dumadalo po sila sa simbahan. I met some the people who attended the church more than 10 years or someone attended the church more than 20 years. Tinatanong ko po yung mga tao na dumadalo po sa simbahan ng higit 10 taon o kaya higit sa 20 years. But when I talked with them, I came to know they are not really saved. Ngunit kapag kinakausap ko po sila, nalalaman ko po na hindi pa sila tunay na ligtas. What's the reason? Ano po yung dahilan? Because they never heard about the true gospel. Dahil hindi pa nila kailanman naririnig yung tunay na ebanghelyo. We should not think all the churches in this world are same. Kinakailangan eh huwag po nating isipin na yung lahat ng mga simbahan sa mundong ito ay magkakaparehas. What do you think? Each hospital, there are so many kind of the different hospital. Ano po sa palagay ninyo? Napakadami pong mga iba't ibang klase ng hospital. Maybe nearby your house, there is also small the hospital like a clinic. Marahil malapit po sa iyong bahay, meron pong isang maliit na ospital kagaya ng clinic. Or there are also very big the hospital like Alabang Hospital. At meron pong napakalaking ospital kagaya po ng Alabang Hospital. Yeah. So why the people when they have a critical disease like a cancer, they will go to the big hospital. Kaya kapag yung mga tao po, meron po silang critical na sakit, sila po ay pupunta sa malaking ospital. Because if they go to the small hospital, like a clinic, they cannot cure those kind of the critical disease. Dahil kung pupunta po sila sa maliit na ospital, kagaya lamang ng clinic, hindi po gagaling yung kanilang malubhang sakit doon. Yeah, when someone has a cancer, they cannot also have operation. Kapag yung isang tao ay mayroong cancer, hindi rin sila pwedeng operahan. So, church is also same. Although there are many churches,
we should distinguish what is the true church. Kaya gayon din naman po pagdating sa simbahan, kinakailangan ay magkaroon po tayo ng pagkakakilanlan kung ano po yung tunay na iglesia. So, important things. Everybody should come before the true word of God. Yung mahalagang bagay, kinakailangan na yung lahat sila po ay dumating sa harapan ng salita ng Diyos. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 8. Tignan po natin sa Nehemias chapter 8. Verse 3. Nehemias chapter 8 verse 3. Okay, babasahin ko po. Siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautosan. Yeah, when the Ezra read the Bible, that was in front of the water gate and from morning until midday. Do you know how many hours the Israelite they listen to the word of God? Nung si Ezra po ay nagbasa mula po sa aklat ng kautosan, bumasa po siya doon mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat, kaya ilang oras po nakikinig yung mga Israelita sa salita ng Diyos. Yeah, from morning. Morning means around 6 a.m. Simula po umaga, ibig sabihin alas 6 ng umaga. And midday, 12 noon. So, it's almost the 6 hours. At sa katanghaliang tapat, ibig sabihin alas 12 ng tanghali, kaya kung tutusin, ito po'y 6 na oras. Yeah, so many Israelites, they gathered in front of the water gate, and then they focused on the word of God. Marami pong mga Israelita yung nagtipon-tipon sa harapan ng pintuan ng tubig, at sila po ay nakinig lahat na sa salita ng Diyos. Through this passage, we can understand how much the Israelite, they really desire the word of God. Sa pamamagitan po nito, mauunawaan po natin kung gaanong nagnanais yung mga Israelita sa salita po ng Diyos. What do you think if we deliver sermon for 6 hours? Paano po kapag nagpahayag ako ng sermon sa loob po ng 6 na oras? I think our brothers and sisters can listen. Yeah, because we are also listening to sometimes the long sermon. Sa palagi ko po yung mga brothers and sisters ay makakaya ito dahil minsan tayo po ay nakikinig sa mahabang sermon. But it's not easy to listen to the sermon for 6 hours. Ngunit hindi po madali na makinig ng sermon sa loob po ng 6 na oras. You can understand the Israelite really desired the word of God. That's why although it's very long, they endured. Kaya may mauunawaan po natin sa pamamagitan po nito na yung mga Israelita kung paanong na sila ay nagnanais sa salita ng Diyos dahil nakaya po nilang tiisin yung makinig ng sermon sa loob po ng 6 na oras. For example, if you didn't drink the water for several days, what will happen? Halimbawa po, kapag ilang araw kang hindi uminom ng tubig, ano po yung mangyayari? Maybe, almost you will die. Marahil halos mamamatay ka na. And then, you only think about the water. Where is the water? I want to drink a water. At nais mo lang, yung iniisip mo lamang na bagay ay tubig. Nasaan yung tubig? Gusto kong uminom ng tubig. Yeah. So, like this, when we really desire the word of God, yeah, we will also understand how much the word of God is important. Kagaya po nito, kapag meron po tayong matinding pagnanais sa salita ng Diyos, mauunawaan po natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. If you read the Bible, you can understand who are listening to the Word of God, they will have a good Christian life. Kung titignan po natin sa Biblia, makikita po natin na kung sino yung nakikinig ng mabuti ng salita ng Diyos, sila po yung mga taong pinagpapala. Let's open the Bible, Acts chapter 17. Tignan po natin sa Gawa, chapter 17. Verse 11-12. Gawa, chapter 17, mula verse 11 hanggang 12. Acts chapter 17, verse 11-12. Okay, babasahin ko po. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Verse 12, kaya marami sa kanila ang nanampalataya, kasama ang maraming babaeng Griego at ang pangunahing lalaki. Yeah, through this passage, we can understand the Bereans. They received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so.
Sa pamamagitan po nito, mauunawaan po natin na yung mga taga-Berea, tinanggap po nila yung salita ng may buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yeah, they receive the word with all readiness. It is very important. When you attend the Sunday sermon, what do you expect? Napakahalaga po nito na tinanggap nila yung salita ng may buong pananabik, kaya kapag nakikinig po kayo ng Sunday sermon, ano po yung inyong inaasahan? Is there any brother who think like this? Oh, it's Sunday, so I should listen to the word of God. I should attend the church. It's my duty. Meron po bang brother na nag-iisip na, ah, Sunday ngayon, kinakailangan ako ay makinig ng salita ng Diyos, kinakailangan ako ay umatind dahil ito ay aking katungkulan? Yeah, if you are attending to the church like a duty, maybe you cannot understand the many important things. At kung kayo po ay dadalo sa church at kayo po ay dadalo lamang dahil po sa katungkulan, marahil marami pong mga bagay yung hindi po ninyo mauunawaan. When you really desire the word of God with the anxiety, and then the God will gives you more the important lessons. Kapag kayo po ay nanabik sa salita ng kapag kayo po ay nagnais ng salita ng Diyos ng may pananabik, kayo po ay tutulungan ng Diyos. Yeah. So those who really desire the word of God, yeah, of course they will listen to the word of God, and also they will read the Bible diligently. Kaya yung mga tao po na nagnanais ng salita ng Diyos, syempre sila po ay magbabasa ng salita ng Diyos at makikinig ng mabuti ng salita ng Diyos. If you look at Acts chapter 20 also, the apostle Paul, when he delivered the word of God in the Troas, he also delivered the word of God for a long time. Kung titignan po natin doon sa Gawa chapter 20 na kung saan si Apostol Pablo, siya po ay nangaral ng salita ng Diyos, nangaral din po siya doon sa loob po ng mahabang oras. That's why he delivered the sermon until the midnight. So some of the young men, he was very tired, and then he fall down from the third floor. So his name was Eutychus. Si Apostol Pablo po, siya po ay nangaral doon sa Troas sa loob po ng mahabang oras, at umabot po ito hanggang sa madaling araw, kaya naman po yung isang kabataang lalaki, siya po ay napagod at siya po ay nakatulog, siya po ay bumagsak sa ikatlong palapag, yung kanya pong pangalan ay Eutycho. Through this passage also, we can understand, if someone sleep during the sermon, yeah, he can die. Kaya sa pamamagitan po nito, maunawaan po natin na kung ang sino man ay natutulog habang nakikinig ng sermon, ay maaari po siyang mamatay. So, someone who is sleeping, yeah, be careful. Kaya kung sino man po ay natutulog, mag-ingat po kayo. Let's look at Acts chapter 20. Tignan po natin sa Gawa chapter 20. From verse 7 to 10. Mula po verse 7 hanggang 10. Babasahin ko po. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon sa upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa silid sa itaas ng pinagtitipunan namin, at may isang binata na ang pangalan ay Eutycho na nakaupo sa bintana, nakatulog siya ng mahimbing, sa samantalang si Pablo ay nagsasalita ng mahaba, at dahil natalo ng antok ay nahulog siya mula sa ikatlong palapag at siya'y patay na binuhat. Yeah. So, of course, the Apostle Paul, he made live again. Yeah. Marahil po si Apostle Pablo ay muli po siyang binuhay. Anyway, through this passage, we can also understand in the early churches, how many brothers and sisters, how much they really desire the Word of God. Sa pamamagitan po ng talatang ito, mauunawaan po natin na sa sinaunang iglesia, yung mga brothers at sisters ay kung paanong sila ay nagnanais na makapakinig sila ng salita ng Diyos. As a born-again Christian, if we are lazy to listen to the Word of God and to read the Bible, we cannot have a good Christian life. Bilang mga born-again Christian, kung tayo po ay magiging tamad sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagbabasa ng Biblia, hindi po tayo magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. In America, there is the name of the turtle Christian. Sa Amerika, meron pong tinatawag na turtle Christian. Do you know what does it mean, the turtle Christian? Alam niyo po yung ibig sabihin ng turtle Christian? In case of the man, without food, we can live around maybe less than 2 weeks.
Para po sa tao, kapag hindi po tayo kumain, pwede po tayong mabuhay hanggang sa dalawang linggo. And in case of dog, dog can survive without the food around 3 weeks. At para naman po sa aso, yung aso kaya niyang mabuhay nang walang kinakain sa loob po ng 3 linggo. But the turtle can live without food for around 500 days. Ngunit yung pagong po kaya po niyang mabuhay nang walang kinakain sa loob po ng 500 days. It means the turtle, although he does not have any food for more than 1 year, he can live. Ibig sabihin po, yung pagong kahit na hindi siya kumain sa loob ng mahigit isang taon ay mabubuhay siya. Is there any turtle Christian who attend the church once a year? Meron po bang turtle Christian na dumadalo isang beses isang taon? No, it's not possible. Yeah. Our born again Christian, always we should be close to the Word of God. Hindi po tayo ganito na mga born again Christian, kinakailangan na tayo po ay maging malapit sa salita ng Diyos. Yeah. So, we can understand how much the Word of God is important through the Reformation in the 16th century. When there was the Reformation, the slogan was "Return to the Bible." Alam po natin na yung 16th century nagkaroon po ng Reformation na tinatawag nga po ito na manumbalik sa Biblia. Yeah. So we also should know how much the Word of God is important. Kinakailangan ay malaman din po natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 8. Tignan po natin sa Nehemias chapter 8. Verse 4-5. Mula po verse 4 hanggang 5. Okay, babasahin ko po. Si Ezra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Mattathias, Shema, Ananias, Urias, Hilkias at Maasias ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay sina Pedaya, Misael, Malkiya, Hasum, Hasbedana, Zacarias at Masulam. Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. Yeah. Ezra, the scribe, stood on the platform of the wood. And then, when he opened the Bible, verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he had standing above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Si Ezra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito at nang binuksan niya yung aklat, binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. We need to think about why the Israelites, they stood up when the priest Ezra opened the law of Moses, the Bible. Kinakailangan na isipin po natin ito, bakit na yung buong bayan, sila po ay tumayo nung binuksan ni Ezra yung aklat ng kautosan ni Moises. There is a very important meaning. Meron po itong napakahalagang kahulugan. It is the expression to fear the Word of God. Isa po itong pagpapahayag o expression sa takot sa Diyos. Yeah, of course, the scribe, the Ezra, he just read the Word of God in front of the Israelites. Siyempre po, si Ezra ay binasa lamang po niya, siya po ay nagsabi lamang ng salita ng Diyos sa harap po ng mga Israelita. But Israelite, they received the word as the word of God. Ngunit yung mga Israelita, tinanggap po nila yung salita bilang salita ng Diyos. That's why they stood up in order to express the fear of the word of God. Kaya naman po sila po ay tumayo upang ipahayag it na sila ay merong takot sa Diyos. So, in our Christian life, we also need to think about this passage, how we are listening to the Word of God. Kaya sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan ay pag-isipan din natin yung talatang ito sa kung paanong tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sometimes when I observe some brothers and sisters during the sermon, some brothers and sisters, they are walking around, going in there and going outside. So they cannot focus on the Word of God. Minsan po aking napapansin na habang nagkakaroon po ng sermon, yung ibang mga brothers and sisters, sila po ay tumatayo at palakad-lakad at hindi po sila nagtutuon ng pansin sa salita ng Diyos. In the case, they cannot have a good Christian life. At kung magkagayon ay hindi po sila magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Because they don't
have the fear of the word of God. Dahil wala po sila ng takot sa salita ng Diyos. Yeah. Bible says, to fear God is the beginning of the wisdom. Sabi po ng Biblia na yung pagkatakot sa Diyos, ito po yung pasimula ng karunungan. Yeah, when you really fear God, especially when you fear the word of God, God will give you more understanding and God will give you more wisdom. Kapag kayo po ay merong takot sa Diyos, sa salita ng Diyos, kayo po ay bibigyan ng Diyos ng pagkaunawa at ng karunungan. And when you really respect the God, God will also will esteem you. At kapag ikaw ay tunay na nurumespeto sa Diyos, yung Diyos po, ikaw ay kanyang itataas. Yeah. Let's open the Bible. 1 Samuel chapter 2. Tignan po natin sa unang Samuel chapter 2. First Samuel chapter 2. Unang Samuel chapter 2. Verse 30. Babasahin ko po. Kaya't ipinahahayag ng Panginoong Diyos ng Israel, aking ipinangako na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harapan ko magpakailanman, ngunit ipinahahayag ngayon ng Panginoon malayo sa akin sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Yeah. God said to the priest Eli, right? For those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be lightly esteemed. So, what does it mean? The sons of the Eli's, priest Eli's, Hophni and Phinehas, they despised God's offering. Kaya sinabi po ito ng Diyos sa paring si Eli na sinabi po niya dito, ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Ibig sabihin po nito, yung mga anak po ni Eli na sina Hophni at Phinehas, sila po ay lumapastangan sa Diyos. For example, before they offered the meat to God, they took it first and then they ate it. Halimbawa po, kapag sila po ay tumatanggap ng handog para sa pag-aalay, una, kinukuha po muna nila ito at pagkatapos kinakain. As a result, these two sons, Hophni and Phinehas, they were killed. At bilang resulta, ito pong dalawang anak na lalaki na ito na sina Hophni at Phinehas, sila po ay pinatay. In our Christian life, it is also same. When we listen to the word of God, we need to think about what kind of the attitude or posture do we have. Kaya gayon din naman po sa atin, kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan na isipin po natin kung anong klaseng pag-uugali o attitude yung dapat na magkaroon tayo. Especially during the pandemic, since the last year, yeah, some brothers and sisters, they were not able to join, they were not able to attend the church. Halimbawa po, ngayong habang nakakaranas po tayo ng pandemya, maraming mga kapatiran yung hindi po nakakadalo sa simbahan. So, they are just listening through the online. Kaya sila po ay nakikinig lamang ng salita sa pamamagitan ng online. So, what do you think? When you listen to the sermon just through the TV or through the cellphone? Kaya ano po sa palagay ninyo kapag nakikinig po kayo ng sermon sa pamamagitan ng TV o kaya ng cellphone? While they are listening to the sermon, they don't focus on the word of God. They are doing other things. Sometimes they lying down on the floor. Habang nakikinig po sila ng sermon, mayroon po silang ginagawang ibang bagay. Sila po ay hindi nagtutuon ng pansin at minsan sila po ay nakahiga. So they don't show any the respect to the God's word. They don't fear the word of God. Kaya hindi po sila nagpapakita ng respeto sa salita ng Diyos. Sila po ay walang takot sa salita ng Diyos. So, for our Christian life, it is much better to attend the church, although it's difficult. Kaya para po sa ating buhay Kristiyano, mas mabuti na dumalo po sa church upang makinig ng salita ng Diyos kahit po na mahirap. Yeah, while you are attending to the church, you will be very careful, right? Habang kayo po ay na umaattend ng church, kayo po ay mag-iingat, hindi ba po? And also, some of the brothers and sisters, if they have a Christian life for a long time, sometimes they also lost the fear of God. At yung iba din pong mga brothers and sisters, kapag sila po ay meron ng mahabang buhay Kristiyano, yung kanila pong takot sa Diyos, ito po'y nawawala. You may know the Diak was in the Philistine
and then they sent to the Besemeth. Marahil ay alam po ninyo na yung kaba ng tipan, ito po ay nasa Filisteo, at pagkatapos ay dinala po nila ito. So when the ark arrived at Besemeth, the people they opened the ark and then they was trying to look at inside. Kaya nung dinala po ng mga Filisteo sa yung kaba ng tipan doon sa Bethshemesh, sinubukan po ng mga taga roon na buksan kung ano yung laman ng kaba ng tipan. Do you know what happened? Alam niyo po kung ano yung nangyari? At the time, more than 50,000 people they were killed. Nung panahon na iyon, nasa higit 50,000 na katao yung namatay. And then because of that, they placed the ark in the house of the Abinadab. At bilang resulta po, dinala po nila yung kaba ng tipan doon po sa loob ng bahay ni Abinadab. At the first time, they knew because of the ark, the more than 50,000 people died. That's why the Abinadab and his family, they were very careful. Noong una, dahil nalaman po nila na dahil sa pagbukas sa kaba ng tipan, 50,000 higit na katao yung namatay dahil po dito, kaya naman si Abinadab at yung kanyang pamilya, sila po ay labis na nag-ingat. But among the children of the Abinadab, there was the Utsa and Ahio. Ngunit sa mga anak po ni Abinadab, sina Utsa at Ahio. When the King David was trying to move this the ark into his place, at the time, they carried on the cart. Nung una, na nais ni Haring David na dalhin mula sa bahay ni Abinadab patungo sa kanila yung kaba ng tipan, gumamit po sila ng kariton para po ito ay madala. Let's open the Bible. 2 Samuel chapter 6. Tignan po natin sa ikalawang Samuel chapter 6. Verse 6 and 7. Ikalawang Samuel chapter 6 mula po verse 6 hanggang 7. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaba ng Diyos at hinawakan nito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat humawak siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Yeah, when they came to the Nakon's threshing floor, Uza put out his hand to the ark of the God and took hold of it. For oxen stumbled. So he was trying to hold the ark. And what happened? Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaba ng Diyos sapagkat ang mga baka sila po ay natalisod, kaya nais po niya na alalayan hawakan yung kaba ng tipan. When he touched the ark, he was killed immediately. Nung hinawakan po niya yung kaban, kaagad siya po'y pinatay. We need to think about why the Utsa, he was trying to hold the ark of God. Kinakailangan ipag-isipan po natin bakit sinubukan ni Uza na hawakan yung kaba ng Diyos. We can assume that the ark was staying in the Abinadab's house how many years? For 20 years. Maaari po nating isipin na yung kaba ng Diyos, ito po ay nanatili sa bahay ni Abinadab sa loob po ng 20 years. At the first time, Abinadab's family, they were very fearful, and then they were very careful about the ark. Noong una po, yung pamilya ni Abinadab, sila po ay labis-labis na nag-iingat dahil po doon sa kaba ng tipan na nasa loob ng kanilang bahay. They had a fear of God. Meron po silang takot sa Diyos. But as time goes on, they regarded as usual. Ngunit sa paglipas po ng panahon, itinuring nila yung bagay na ito na karaniwan. So, the fear of God disappeared. Kaya yung takot po sa Diyos, ito po'y naglaho. Yeah, there nothing happened. That's why they might thought, oh, it is like one of the box. Walang anumang nangyari, kaya marahil inisip nila, ito ay kagaya lamang ng isang box. That's why the Utsa, when the oxen stumbled, yeah, he was trying to hold the ark and then he was immediately killed. Kaya naman po nung natalisod yung mga baka, nung si Uza, sinubukan po niyang hawakan yung kaban at kaagad siya'y pinatay. Through this passage, also we need to think about what is our attitude toward the Word of God.
Sa pamamagitan po ng bagay na ito, kinakailangan ay malaman po natin kung anong klaseng pag-uugali dapat mayroon tayo kapag nakikinig ng salita ng Diyos. Casually said, those who honor me, I will honor. And those who despise me, he shall be lightly esteemed. Tiyak po na sinabi ng Diyos na ang sinumang nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang sinumang humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. We should not forget the fear of God toward the Word of God. Kinakailangan ay huwag po nating malimutan yung pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng pagkatakot sa salita ng Diyos. Whenever we listen to the Word of God also, we should keep this kind of the posture, this kind of attitude. Kapag tayo din po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan ay panatilihin po natin yung tindig na ito, yung pag-uugaling ito. Let's open the Bible, Hebrews chapter 4. Tignan po natin sa Hebreo chapter 4. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreo chapter 4, verse 12. Verse 12 and 13. Mula po verse 12 hanggang 13. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip ng mga hangarin ng puso at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Yes, Bible says, for the Word of God is living. What does it mean, living? Huh? The Word of God is not dead. The Word of God is living. Ang sabi po ng salita ng Diyos, na yung salita ng Diyos, ito po ay buhay. Ibig sabihin, hindi po ito patay kung hindi nabubuhay. Buhay ng salita. Huh? So, it means there is a very clear evidence that we can believe the Word of God is living. Ibig sabihin, meron pong malinaw na ebidensya na yung salita ng Diyos, ito po'y nabubuhay. Yeah, the Word of God is living. That's why you are really saved. Yung salita po ng Diyos ay buhay, kaya ito po yung dahilan kaya kayo po'y naligtas. The Word of God is living. That's why the Word of God can give you true life. Ang salita po ng Diyos ay buhay, kaya kaya kayong bigyan ng salita ng Diyos ng buhay. And also, the Word of God is living. That's why the Word of God can change your Christian life. At isa pa po, yung salita ng Diyos ay buhay, kaya naman kaya nitong baguhin ang inyong buhay, Kristiyano. Yeah. Through the Word of God, how many people, they became the new creation. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ilang tao yung naging bagong nilalang. Before they get salvation, they committed a lot of sin. Bago po sila nagkaroon ng kaligtasan, sila po'y gumawa ng maraming kasalanan. Yeah, I know. Among our brothers and sisters, before they get salvation, yeah, they committed a lot of sin. And then they also had so many vices. Alam ko po na yung ibang brothers and sisters, bago po sila naligtas, sila po'y gumawa ng maraming kasalanan at marami po silang bisyo. But after they get salvation, they were completely changed. Ngunit nung sila po'y naligtas, sila po ay lubusang nabago. Because the Word of God is living. Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay. Yeah, as the Bible says, the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit. Gaya nga po ng sabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Sometimes when we listen to the Word of God, we are painful. Why? The Word of God is piercing your soul and your spirit. Minsan, kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, ito po ay masakit dahil ito po ay tumatagos sa ating kaluluwa at sa ating espiritu. For example, when you have some problem in your body, you need to take a medicine or you need to get the operation. It is painful, but to cure, it is necessary.
Halimbawa po, kapag meron kayong malubhang sakit o kaya meron kayong sakit, kinakailangan na kayo ay uminom ng gamot o kaya kinakailangan ng operasyon, ito po'y masakit ngunit kinakailangan po yung bagay na ito upang ikaw ay gumaling. So, when we listen to the Word of God, we should remember, we should receive it as the Word of God, not as the Word of man. Kaya tandaan po natin ito na kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan ay tanggapin po natin ito bilang salita ng Diyos at hindi bilang salita ng tao. 1 Thessalonians chapter 2. Tignan po natin sa unang Thessalonica chapter 2. Verse 13. Verse 13. First Thessalonians chapter 2 verse 13. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yeah, you welcomed it is not as the word of man but as it is in truth the Word of God, yes, which also effectively works in you who believes. When you really believe the Word of God, it shall be accomplished. And then you can experience the great works. Kapag kayo po ay tunay na sumampalataya sa salita ng Diyos, ito po ay inyong tatanggapin at kayo po ay makakaranas ng dakilang mga gawa. Okay, let's go back to Nehemiah chapter 8. Balikan po natin Nehemias chapter 8. Verse 6. Nehemiah chapter 8, verse 6. Nehemias chapter 8, verse 6. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. So, then all the people answered, Amen, Amen, while the lifting up their hands, and they bowed their head, and then worship the Lord with their faces to the ground. What is this expression? They answered, Amen, Amen. Amen means it shall be done. It shall be surely accomplished. Bakit po ganito yung kanilang pahayag na Amen, Amen? Ibig sabihin po ng Amen, mangyari nawa. Whenever we pray to God, the end, we will say Amen, right? Sa katapusan po ng ating panalangin sa Diyos, atin pong sasabihin, Amen. It means, I agree to all this, and then I will obey to this word. Ibig sabihin po ng Amen na ako ay sumasang-ayon sa bagay na ito, susundin ko yung salitang ito. It is very important. First, Israel lied. They listen to the word of God with the fear. Napakahalaga po ng bagay na ito na una, yung mga Israelita, tinanggap nila yung salita ng Diyos ng mayroong takot. And they received the word as the word of God. At tinanggap po nila yung salita bilang salita ng Diyos. And they answered, Amen, Amen. At sila po'y sumagot, Amen, Amen. It means they shall really obey to the God's word. Ibig sabihin, sila ay tunay na dapat na sumunod sa salita ng Diyos. In our Christian life, obedience is very important, especially obedience to the Word of God. Sa atin pong buhay Kristiyano, yung pagsunod sa salita ng Diyos ay napakahalagang bagay, lalo na po yung pagsunod sa salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. When you observe some the brothers and sisters, since they get salvation, there are a lot of the differences. Kapag akin pong tinitignan yung mga brothers and sisters na pagkatapos maligtas, mayroon po silang pagkakaiba. Some brother or sister, they got salvation for a long time ago, 5 years ago or 7 years ago. Yung iba pong mga brothers and sisters, naligtas po sila matagal na panahon na yung lumilipas, 5 years ago o kaya 7 years ago. But they are not still changed. Huh? Sometimes they like baby Christians. Ngunit hindi pa rin sila nagbabago at minsan sila ay gaya pa rin ng mga baby Christians. And also they don't have the good Christian life. At isa pa, wala rin silang maayos na buhay Kristiyano. What's the reason? Ano po yung dahilan? They didn't listen to the word of God?
Hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos? Actually, they listen to the sermon every Sunday or Wednesday. Sa katunayan, sila po ay nakikinig ng sermon sa kapag Wednesday o kaya kapag Sunday. What's the problem? Ano po yung problema? After they listened to the word of God, they didn't obey in their Christian life. Pagkatapos na makinig sila ng salita ng Diyos, hindi po nila ito sinusunod sa kanilang buhay Kristiyano. If our Christian life is like this, listening to the sermon, yeah, it's okay. And then, your actual life, not following the word of God, that's the serious problem. Kapag yung atin pong mga Kristiyano ay gaya nito, na sila'y nakikinig ng salita ng Diyos, ito po'y okay, ngunit sa kanilang aktual na buhay Kristiyano, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Isa po itong seryosong problema. There are many Christians who are listening to the word of God, but they don't obey to the word of God. Napakadami pong mga Kristiyano yung nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi po sila sumusunod sa salita ng Diyos. You may know the King Saul, why the King Saul, he became disqualified. Marahil ay alam po ninyo kung bakit po na si Haring Saul, siya po ay itinakwil. Although he listened to the God's word, he did not obey to the God's word. Kahit na napakinggan niya yung salita ng Diyos, ngunit hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos. Yeah. Let's open the Bible, 1 Samuel chapter 15. Tignan po natin sa unang Samuel chapter 15. Verse 22 and 23. Mula po verse 22 hanggang 23. Okay, babasahin ko po. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod ng sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Yes. King Saul, yeah. He was disqualified because he didn't obey to the God's word. Si Haring Saul, siya po ay itinakwil dahil hindi siya sumunod sa salita ng Diyos. You know, Christian life, it is also same. If you don't obey to the God's word, what you listen, there will not be any changes in your life. Gayun din naman po sa ating buhay Kristiyano, kapag hindi po natin sinusunod yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, wala pong itong maging pagbabago sa ating buhay. We should listen to the word of God in order to obey. Kinakailangan na tayo po ay makinig ng salita ng Diyos upang ito'y sundin. When you obey to the word of God, you will experience the great works of God through your Christian life. Kapag kayo po ay sumunod sa salita ng Diyos, kayo po ay makakaranas ng dakilang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay Kristiyano. Listening to the word of God is not appreciate the musical songs. Yung pakikinig po ng salita ng Diyos, hindi lamang po ito pag-appreciate sa isang Christian song. Let's look at Ezekiel chapter 33. Tignan po natin sa Ezekiel chapter 33. Verse 31 to 32. Ezekiel chapter 33, mula po verse 31 hanggang 32. 31 and 32, babasahin ko po. Mula po verse 31 hanggang 32, dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan, at sila'y nagsiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakatutunog ng mabuti ng panugtog, kanilang naririnig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. Yeah, indeed,
Indeed, you are to them as a very lovely song of one who has a pleasant voice and can play well on an instrument. For they hear your voice, your word, but they do not do them. When the prophet Ezekiel, the Shouty, the word of God, is realized, they just like listening to the some beautiful songs. Kapag si Propeta Ezekiel ay sumisigaw siya sa mga Israelita na sinasabi yung salita ng Diyos, sa mga Israelita, tila si Propeta Ezekiel ay umaawit lamang ng awit papuri. So, we need to check ourselves how we are listening to the Word of God. Kinakailangan na isurein natin yung ating sarili kung paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Am I really listening to the Word of God in order to obey or just listening? Ako ba ay tunay na nakikinig ng salita ng Diyos upang ito'y sundin o nakikinig lamang? God is asking you, whenever you listen to the Word of God, you should obey it and you should practice through your Christian life. Ang Diyos ay nagtatanong sa iyo na kapas na sa tuwing ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan ito'y iyong pakinggan at sundin sa iyong buhay Kristiyano. We should pray to God honestly so that we can obey to the God's Word and also we can practice it. Kinakailangan ay manalangin tayo sa Diyos ng may katapatan upang tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos at upang ito ay maisagawa at masunod. Let's open the Bible, Psalms 119. Tignan po natin sa Awit chapter 119. Verse 33 and 34. Mula po verse 33 hanggang 34. Psalms 119, verse 33-34. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautosan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. So, give me understanding, and I will keep your law. Yes. So as according to this psalm, we also should have this mind, right? Give me understanding and I shall keep your law. Ayon po sa awit na ito, kinakailangan tayo din naman ay magkaroon po ng ganitong katangian na tayo ay dapat na magkaroon ng pangunawa at sundin yung kautosan ng Panginoon. If you are trying to get only the knowledge from the Bible, your life cannot be changed. Kung nais mo lamang na magkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng Biblia, ang iyong buhay ay hindi magbabago. Although you receive only the one word, if you really practice it through your life can be changed. Kahit isang salita lamang yung iyong natutunan sa salita ng Diyos, ngunit kung ito ay iyong tunay na isasagawa sa iyong buhay Kristiyano, ang iyong buhay Kristiyano ay tunay na magbabago. So Israelite, yes, after they listened to the word of God, they answered, Amen, Amen. Ang mga Israelita, nung sila po ay nakinig ng salita ng Diyos, sila po ay nagsabi, Amen, Amen. So, today, we'll learn about this Nehemiah chapter 8. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin ito mula po sa Nehemiah chapter 8. We can understand how much is really important to listen to the word of God. Kaya maunawaan po natin kung gaano po kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. When the Israelites, they were far from the Word of God, they were not able to be prosperous. Nung ang mga Israelita, sila ay sumuway sa salita ng Diyos, sila po ay hindi naging sagana. That's why, when the Israelites, return to the Israel after they finished the reconstruction of the Jerusalem wall. First, the Nehemiah gathered people in order to teach the word of God. Kaya nung matapos po ng mga Israelita, nung sila'y manumbalik sa Israel at matapos nila yung muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem, si Propeta Nehemiah, pinagtipon-tipon po niya yung mga tao sa harapan po ng salita ng Diyos. Yeah, the word of God is really necessary for the Israelites, especially for the spiritual revival of the Israelites. Yung salita po ng Diyos ay tunay na kinakailangan ng mga Israelita para po sa muling pananauli ng kanilang espiritu. So,
we are necessary listening to the word of God for the spiritual revival. Kinakailangan din po natin yung salita ng Diyos para po sa ating espiritual na pananauli. And also we learned about the what kind of attitude we should have in front the word of God. At natutunan din po natin kung anong klaseng pag-uugali dapat mayroon tayo kapag tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Yeah, we should fear the word of God, and also whenever we listen to the word of God, we should do our best to practice it through our Christian life. Kinakailangan na tayo'y matakot sa salita ng Diyos, at kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kinakailangan ay ito'y ating isagawa at sundin. So I really hope our brothers and sisters will be close to the word of God and also will follow the word of God. Kaya ako po'y tunay na umaasa na yung ating mga brothers and sisters ay magiging malapit sa salita ng Diyos at ito po ay kanilang susundin. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat sa pagkakataon pong ibinigay mo sa amin na kami po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Today, we learned about the importance of the word of God through the Nehemiah chapter 8. Ngayon na pag-aralan po namin kung gaano po kahalaga yung salita ng Diyos sa pamamagitan po ng talata sa Nehemiah chapter 8. We know the word of God is really necessary for the spiritual revival. Alam po namin na yung salita po ng Diyos ay isang bagay na kinakailangan para po sa espiritual na pananauli. Let us be close to the word of God, listening to the word of God, and also reading the Bible. Nawa kami po ay maging malapit sa salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at sa pagbabasa ng Biblia. So that we can understand the will of God, and also we can achieve the will of God through our Christian life. Upang maunawaan po namin ang salita ng Diyos at maaari po naming makamit ang salita makapagkamit sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Although we are in a difficult situation, let us trust in God and also let us continue our sincere Christian life. Kahit po na kami nasa kahirapan, nawa patuloy po namin na maipagpatuloy yung amin pong sinserong buhay Kristiyano. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.